Hi guys, for today's video is pupunta po kami ng anak ko sa Sipukot, sa Jollibee Sipukot. So ayan, paalis na po kami guys. Sobrang init dyan, basta maisipan namin talagang aalis po kami. Ayan, may sakit din ang anak ko talaga, kaso nagpipilit siya pumunta ng Jollibee Sipukot kasi favorite niya kainin doon yung Chicken Joy at saka yung fries. So ayun, sa biyahe na po kami. Ay, bababa po yan dito sa lugar namin, dito sa may San Isidro. Sa center na kami dadaan, kakaliwa na kami dyan sa baba. Kasi grabe taan dyan sa dulo. Ang lalim na masyado. Sobrang rough road, so kawawa naman yung motor ng anak ko. Kaya dito na kami dumaan, dito na po kami lumigo sa may center. So ayan, rough road din, pero wala eh, no choice. So wala tayong ibang dadaanan kundi yung dyan sa center na paliko o yung doon sa derecho, sa may talipapa, sa may crossing. So ayan guys, palabas na po kami ng highway for today's video. So ayan, excited na po kumain ng anak ko ng Jollibee. Kasi nung unang gawa po noon, hindi kami nakapunta. Wala kaming budget. So ayun, kaya ngayon may pambili na po kami. Kaya ayan, punta na po kami sa Sipukot. Ayan, nasa kaya syempre ako ang try to do it. Ano po? So ayan, hindi po din yung biscuit. Baka po na kaso. Kailangan po namin talagang ilaban. Then nag-crave talaga kami sa Chicken Joy. So ayan, pinilis ako na yung mag-drive. Kasi ang bago ng try, sige lang sa unahan ko. Sabi ko mga unahan ko talaga. So ayun, nasa highway ko na kami. And hindi ko kami nag-drive na nasa biyahe para hindi po kami mag-drive. Sa bahay at ang pista kasi hindi na rin ako nakalabas at hindi rin ako kasi
Eto, ingat din po kayo dito pag dadaan kayo. Kinabukasan yun sa kalsada. Sana naman tumaas yung kalsada yun kasi ang hirap ng tumaan. Sa may bigito guys, grabe daan doon. Inaayos ko pero malapit naman ang maayos. Buti nga ito, hindi na rapprog di katulad dati. So, katulad pag tumaan, talagang halos ko sila yung malibelog to kapadaan. So, ngayon, okay naman na daan to. Kaya sana matapos na. At ito sa mga dadaanan natin is meron yata dito one way. O, may one way din dito kasi inaayos din yung sa kabilang kalsada. So, kailangan dandanan sa pag-type din. So, ayun, mamaya na ako sasalita guys at ang sakit ng lalamunan ko. So,
So, eto na nga po yung sinasabi ko sa inyong daan. Sabi dito, so, hindi naman na siya rough road kit ulit ng dati. Hindi na masyado at inayos naman na. Ang hirap lang dito minsan pagka yung may mga malalaking sasakyan na nakakasabayan ko, talagang kailangan mo sumingit ng sumingit kasi kung hindi, buting yung kinabukasan. Buti at medyo okay naman na ngayon. At inaayos na po ang kalsada dito. Hindi katulad doon talagang ang lalim ng mga butas. So, ayan guys, kita nyo naman po. Ayan o, inaayos na. Ayan, inaayos na po yung kalsada. Kasi ang hirap naman sa mga motorista pag dyan ang pagdadaan dyan. So, pang rough road, minsan ang lalim pa. Pag di mo kabisado yung lugar na yan, pagkayo lalo itong mga taga-Maynila o galing sa ibang lugar, talagang swak ka dyan sa butas. Buti ngayon at wala naman na. So, ayun, grabe yung usok. Yan, grabe alikabo. Talagang kaya kailangan pagka bibiyahe ka is nakasarado po yung visor mo. Dahil kasi kung hindi, talagang kakainin mo lahat yung alikabo dyan sa daan. So, ayun, binilisan ko na nga at sabi ng ano ko is gutom na daw siya. Konting kembot na lang at malapit na po kami sa Sipukot. So, ayun. Minsan natatakot ako, guys, pag may mga bus. Minsan natutuloy ng bus. Lalo pag nasa likod mo, kailangan talaga nakatingin ka lagi sa side mirror. Ang hirap pagkaganyan. Yung kala nila sila yung hari ng kalsada. Ay, minsan ikaw na lang talaga yung mag-a-adjust. Ikaw na lang yung gigilid. Pag hindi ka gumilid, o, yari ka. Babanggain ka na lang, charot. Kaya pag may mga laking sasakyan, guys, sa gilid lang talaga ako. Ayoko makapagsiksikan sa mga yan kasi ayoko madisgrasya ulit. Alam mo naman ako, tapaw disgrasya. Pero ngayon, hindi na po ako ganun kabilis mag-drive. Di katulad dati na para ako maubusan ng kalsada. So ngayon, hindi na. Simula nung nakabangga ako ng aso, talagang nagkaroon na ako ng phobia. Yung aso kasi minsan nahihina, lilito, hindi mo alam kung tatawid ba siya or mag-i-stay dun sa gilid. Kaya pag nakakita kayo guys ng aso, minsan kayo na ang mag-adjust. Pakiramdaman nyo yung aso kung tatawid o hindi. Kasi minsan, yung andyan ka na sa katatawid, yun ang sakit ng aso. Kaya nakakadala na. Pag nakakita ako ng aso, talagang tumitigil na ako. Hindi katulad dati kahit may aso, wala akong pake. Naranasan ko na kasi na madisgrasya ako dahil dyan sa aso na yan. Kaya pag nakita ko ng aso, ako na yung nag-a-adjust. Aso kasi minsan parang ulol na aso, hindi malamang kung tatawid o dun lang siya sa gilid. Pag nandun ka na sa katatawid o pag nadisgrasya ka na, o tigok din siya dun, hindi malamang kung may problema yung aso, talaga nagpapakamatay na dun, nandadamay lang. Kaya kayo guys, pag magdadrive po kayo at may madaanan kayong aso, konting ingat lang po at marami na po ang nadidisgrasya sa aso. Lalo na pag mga ganong nadaanan din yung mga basang kalsada. So ingat lang po, huwag tayong mabilis. Tamang takbong maganda lang at pogi. Sana all maganda. So ayun, tuwang-tuwa na yung anak ko kasi malapit na po kami sa Sipukot. Ayan, andito na po kami sa Tara. Bali, sa tapat ng Caltex, guys, sa Tara, doon yung Jollibee. Sa tapat ng gasolinahan, sa tapat ng Caltex. So, ayan, konting kembot na lang is malapit na po kami ng anak ko. Kahit ako, gutom na dyan, pero kumain na din ako dyan sa bahay. Kaso, syempre, hindi pwedeng anak ko lang kakain, so kakain din ako. Sana maubos ko na yung chicken for today's video kasi minsan pag sinabi kong Thai part ang binibigay ibang parte ng ano ng manok. Thai part ko ang favorite ko guys na part ng manok pag ako ang umuorder sa Jollibee kasi minsan kahit sabi mong Thai part pagdating sa'yo hindi naman Thai yung darating. Budol din minsan ng Jollibee. Hindi mo naman kahit si kailangang pagkain na order mo na isa ka mo titingnan. Kasi nakakahiya naman. Kaya minsan talaga tinitingnan ko na lang sa table. So ayun, malapit na po kami ng anak ko. Nandito na po kami sa my school. Ito yung my checkpoint. Sa may Acacia. So ayan, sa dulo po niyan is ando na yung Jollibee. So ay may checkpoint dyan minsan. Kaya pag tayo po magdadrive, sana kompleto po yung papeles ng motor natin at lalong-lalo na ang lisensya at sana yung mga muffler natin, alam nyo naman kung ano yung bawal o hindi. So ayan, pag-ahon po dyan is malapit na po yung Jollibee.
Ayan, konting drive na lang. Malapit na po kami ng anak ko sa Jollibee. So, ayan, nakita ko na yung Caltex. Guys, so, eto. Pupunta na po kami sa kanan kasi eto na yung Jollibee. So, ayan, finally nakarating din po kami. Ayan, tuwang-tuwa na yung anak ko dyan at iniisip niya na ko yung order niya. Basta ako, sabi ko, orderin ko lang dyan is yung Chicken Joy. At saka, may, syempre, gusto ko yung maraming gravy. So, ayan, eto na po. Nandito na po kami sa Sipukot. Sa may Tara. Andito na kami, guys. Ayan, nagtanggal na ako ng helmet dyan. At syempre, papasok na po kami ng Jollibee. So, ayan, yung anak ko dyan naglalakad na, excited na. Maliit pala yung pwesto ng Jollibee, pero ayun, okay, madami naman ng tao. Pwede ka pumesto pala sa loob, sa labas. So, ayan, yung parking lot nila, guys, is malaki naman. So, ayan, papasok na nga kami, pati anak ko, ayan, nangunguna na. Syempre, ayan, o, yung guard. Syempre, nagpaalam ako kung pwede mag-vlog. So, okay lang daw, sali ko daw sila. So, ayun, kaya sinali ko yung dalawang yan. Shout out sa inyo, ano, mamang guards, ay yung dalawa. So, ayan, namimili na ngayon kami dyan kung anong orderin. Pero ako talaga is Chicken Joy lang. Ang order ko dyan, guys, is, ano, sabi ko, yung C5, tapos, yung drinks is Coke Float. Pagdating sa akin, sa table, ang dumating is Coke lang, wala yung float char. So, ayan. Naka-order na po kami at yung binayaran namin dyan is wala pa namang 500 pesos. Kasi in-order namin ng anak ko is yung C5 lang. Sa kanya may fries din ng iced tea. So, ayun. So, ayun yung anak ko tuwang-tuwa na at na-imagine niya na kung paano niya kainin yung chicken. Sabi niya, order daw siya ng sundae. Kasi sabi ko, hindi pwede at pinagamot ko siya. Sayang ang gamot kung kain siya ng sundae. Sobrang malamig yun eh. May ubot sipon siya. Ayun, sinuklian na nga kami ng... Ayan, binati ko pala dyan yung ano, yung crew. So, ayan, eto naman, nilinisan yung table namin. At yung anak ko, palingalinga dyan sa tabi. At ayan po yung parking lot nila, guys. So, ayan. Mamaya na ulit dahil kakain na kami ng anak ko. So, ayan, tutunog daw yan, guys. Pagka okay na yung order nyo, ayan, no? When flush and vibrate, please take the meal. So, dun po kukunin sa... yun o, sa may, ano, claiming area, ayan po. Tapos yun sa order naman is dos. Ayan na po yung order namin. So, ito lang. Yan. Ito yung batuta. Hello, Chai! So, okay naman pala magbili sa loob, guys, so hindi siya mahigpit. So, ayan. Ito siya. Maliit yan lang yung pesto, pero ayun, may pesto naman din kung gusto mong tumambay sa labas at buta pa pesto. Wala rin nung mata ko. So, yun na po, ito na yung order namin. Kakain na kami ng anak ko. Yun, hindi niya ako tinantala na natin siya nakarating dito kasi last week ako po si Aya. So, ayun. Natuloy din, so kain mo na kami. Guys, tapos na po kaming kumain. So, ayun, eto yung ano. Thank you. So, ayun, eto po yung Jollibee si Pukot. So, ayun, guys. Pakita ko lang yung dito sa gilid. So, ayun po, oh. Eto, I love Jollibee si Pukot. So, ayun, guys. So, andito po kami. So, ayun, eto. Tapos, eto yung parking lot. Chai, picturean mo pa ko, hindi! Hi! Tapos na po kaming kumain. So, ayun, ito po. Bali, ito. Sa tapat po ito ng Caltex sa Tara. So, ayun.
Ang ganda dito kasi anak kong pangit. Hi! Ayan, tapos ako kami kumain. Ayan o. Sa ano, Jollibee si Bukot. Punta po muna kami sa 101 kasi may bibili na ko. Thank you.
Shout out sa'yo. Yeah, Chay. So yan, pauwi na po kami. Galing kami ng ano, sa loob ng 101. May binili lang po. Ito na, nandito na kami sa motor. Nandito po kami sa Sipukot. Ayan, galing kami ng 101. Pauwi na din. Bumili na ng manggatong brumo ko dahil. Nanihagad na ang peso. Sobrang init po kasi. Uwian na pala ng estudyante, guys. So ayun, mainit po dito si Buko. Ayun, nandito po kami sa Centro. Galing kami ng 101. Tagal ng anak ko, hindi pa kasi binigay nito po. Mosay, direct mo yun. Thank you.
ayan, at nakababa na kami sa motor, guys. Andito na po kami sa bahay. So, ayun lang. Solved na yung anak ko. Happy na siya kasi nakain siya sa Jollibee. So, ayun. Nandito na po kami sa bahay. Nakarating din kami. For today's video, nakakapagod, guys. So, eto. Ngarag na ngarag ang lola nyo. So, ayun lang. Salamat po sa panonood sa aking vlog. Yun lang. Thank you.